Sa mundo ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag palagiin. Ang Pilipino saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa oh, magandang araw, magandang gabi ulit mga kapatid. Panibagong araw, panibagong vlog tayo. Ngayon mga kapatid, eh maganda panahon. Kaya yung naalala nyo ating na-avail na sombrero sa eBay na tatlo. Tapos sasamahan ko na isa. Or titingin ako kung hindi pa yung mga ibang marumi kong sombrero na yung sinusuot ko. At lalaban natin. Pasensya na kayo mga kapatid, talaga ito lang yung resources ng pang-vlog ko rito, kaya sana huwag kayong magsawa mga kapatid, kasi talagang yun lang eh, hindi katulad sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta, meron kang maibablog. Ito mga kapatid, maganda panahon ngayon, kaya tingnan nyo mga kapatid, at para makapaglaba tayo. Ako ng dalawang, yung aking coverall. Na siyempre yung aking sinusot sa trabaho, naglaban na rin ako. Ay teka, may mali yata. Okay. At siyempre isusunod ko dyan yung sombrero, kasi maganda nga panahon. Tingnan niyo mga kapatid, ang ganda ng araw ngayon, no? Oo, di ba? Ganda ng panahon. Kaya tara, samahan niyo ako mga kapatid maglaba. Ito mga kapatid, yung ating lalaban. Ito yung limutan ko lagi itong laban. Ito yung siyempre yung pinustomize ito na vintage na Richardson na sombrero or salakot. Tapos ito yung sinuot ko kahapon, oh. Dahil lintik na init din sa trabaho kahapon, dahil nga yung or kailan ba, isang araw pala, dahil pinaglinis ako ng mga blower, kaya yan. Tignan, oh, nanikit yung mga pawis saka yung alikabok. Eh yun nga, pinunasan ko na lang yun eh, kasi talaga litik na alikabok na nakuha natin dyan. Siyempre, tsaka ito, tsaka yung ito, yung tatlong nakuha natin sa eBay. Yan. Ito yung sports specialist na Denver Nuggets. OG logo, tawag pala dyan, OG logo. Okay, OG logo ba nga dami niya, kasi simple lang eh. Tapos to siyempre yung starter nating championship ng Chicago Bulls. Isa rin sa paborito kong team yan eh. Kaya noong naglalaro pa si Jordan. Okay. Umpihan natin ito mga kapatid. Samahan nyo ako. Puno na ba? Bakit namamatay ang aking video? Salita ko ng salita. Wala na pala akong, hindi ko na pala nare-record. Balik nga natin ulit. Kasi yung sinasabi ko mga kapatid sa mga tag, titingnan nyo rin. Yun siguro nakuha naman. Saka yun ang sa sapatos, titignan nyo rin. Na hindi lahat ng pag sinabi Jordan, made in China, made in original. Kasi lalo na sa Pilipinas, ang dami nag-i-imitate. Tapos yung tabi, sa mga nagbebenta rin ng gano'n, sana huwag naman nilang gawin na kabagay. Kasi lalo sa bangketa, sa atin, sa Pilipinas, natatawaran. Meron nga eh. 2.5 eh. 2.5 ang halaga. Tatlo pa mabibili mo. Kasi noong araw, naglaro pa ako ng basketball, siyempre hindi man ako nakakabili ng mahal ni sombrero sa mga mall. Sa Green Hills kami napunta. Ang mga nagtitinda ron, mga Muslim. Kaya ang tawag namin dyan, pagka yung, ay, Muslim yan. Ibig sabihin, yung imitation na Pero yung kalimitan siguro, kasi dati ang Taiwan eh, dito ko na lang nakilala na magandang brand din. Bagay, galing Taiwan, na in-export dito sa Amerika, eh magandang quality yan. Pero yung galing Taiwan, dinadala sa Pilipinas,
I don't know kung magandang quality. Kasi do, nung bumibili kami ng sapatos doon sa Green Hills, hindi maraon yun eh. Basta yun eh, hindi ko na matandaan yung pangalan nung ano na yun sa may San Juan, sa Green Hills. Eh may Class A, Class B at saka Class C. Kaya, eh ako naman, siyempre, pagka gusto kong matibay na panlaro, eh, Class M binibili ko, kaya medyo kahit papano. Pero hindi naman gano'ng kumahal, hindi katulad sa mall. Okay, maglalagay muna tayo ng sabon, mga kapatid. Okay. Gusto na tayo mag-brush. So, kasi kailangan kong brushing to, talagang, ano, hindi na eh. Dago natin babad, babasin ko muna ng konti. Okay. Meron pala akong nalimutang ilagay. Ating baking soda. Ilagay natin konti baking soda kasi para makakapag-alas din ng ano yan. Nakakapagpaputi at saka na, ano, pinatitigas niya yung drink. Tayo, babad. Babad na muna tayo. Okay. Lagyan muna natin ang tubig. Okay, mamaya na ulit mga kapatid. Oh mga kapatid, nababad na natin ito. Matagal-tagal na rin. Hindi ko lang naurasan pero umpisa na natin ito. Ang lao. Yung video natin kanina naputol mga kapatid. Papaliwanag ko lang uli. Yung kikilatis ng mga ligit. Ito, experience ko lang ito mga kapatid ha. Hindi to, minsan nakukuha rin natin tips sa mga ibang napapanood natin yung vintage hunter dito sa Amerika na paano nila kilalanin yung mga vintage tulad sa tag. Tulad yan, ito made in USA ito mga kapatid, di ba? Ito made in USA, yung starter, yung mga white tag, yun ang mga vintage. Yung iba naman ay yung purple tag yata yun, purple tag na ibang starter, yun yung mga new gen na ng konti, hindi na masyadong vintage. At saka, meron pala ako ikukwento sa inyo mga kapatid. Tawag dito, umaano ko sa eBay, siyempre nakita ko ang ganda nung Miami Dolphins. Ang ganda. Munting na ako makipagtawaran. Di, kilatisin ko muna. Nung kilatisin ko, alam nyo ba, made in the Philippines? Sabi ko, wala namang gumagawa ng logo Athletic sa Philippines. Ba't merong made in the Philippines? I don't know, kung merong gawa niya sa atin, ha? Kasi, yun nakarating dito sa Amerika, na hindi, siguro, dala ng mga Pilipino na, siyempre, nag-migrate na rin sa Amerika. Baka kaya meron nun. Kasi, mga inisip ko pa, imitation. Kasi marami nag-i-imitate niya sa atin. Ito pa isang nakita kong tip, mga kapatid, na na-experience ko. Yung ibang mga tag na pang-vintage, halimbawa, made in USA, made in Taiwan, or made in China, made in Bangladesh, na mga, yung inner tag, yung katulad ng mga ganito, inner tag. Yung mga ganito, yan. Tulad yan, sports specialties. Ang dapat tatahin ng tag na yan, labas doon sa pinaka-print na. Pero pag nakita nyo, na tinamaan yung letra, ay inilipat yun. Or maybe niritoke, kasi minsan, pag natatastas na yung tag na yun, naninisnis yung tag.
tinutupi uli nila baka pag ibalik. Kaya ako pag nakakita ko ng gano'n, pinababi ako na lang naka-hang siya. Hindi ko na tinatay uli para makita legit. Kasi meron pala mga gano'n na inililipat yung tag. Inililipat nila para sir, magmukhang ano talaga, vintage talaga, di ba? Yung halimbawa, baka tulad nga, made in the Philippines. Ang ina-imitate nila yung logo Athletic na yung logo nila, yung side logo na embroidered, di ba? Na-imitate nila. Oh, yung iba nga, ang ginagawa nga, nililipat yung tag. Halimbawa, nakabili ka ng vintage na sira-sira na. Tapos maganda pa yung tag. Ililipat 'yon. Oh, di ba? Pag hindi lipat, edi made in USA ito ah. Kahit na sabi mo made in Taiwan siya or made in anywhere, ililipat mo sa sumblerong imitated, di magmumukhang doon na nga nanggaling 'yon, di ba? Pero hindi nila napapansin na yung pag tinahi nila, yung letra tinatamaan pala. Eh, hindi pala dapat tamaan yun pagka talagang legit. Kaya, tulad ito, di ba? Yung mga ano, kita nyo naman ang pagkakatahe, o. Di ba? Labas sa line. Eh, yung iba talaga tinatamaan doon sa letra. Kaya, ganun nangyayari. Yun yung pinapaliwanag ko kanina, na nakaupa lang yung aking cam. Sabi ko, ngayon, ipinaliwanag ko na lang uli. Pati sa sapatos, yun nga, nabanggit ko na kanina. Pati sa sapatos, ganun. Ang hirap. Ang hirap ang manan niyang pag sa sapatos eh, marami nag-i-imitate niya sa atin sa Pilipinas. Eh ako, dati hindi naman ako marunong tumingin yan eh. Medyo, siyempre, sa matagal-tagal na rin tayo nag-hunt. Ayan, nakaka-encounter ako ng ganun. At napapansin ko, pagka nire-revis ako na yung mga sumblero ko, bakit ito ganito, bakit ito ganun? Yun. Kaya sabi ko, Ngayon, medyo nagtanong-tanong tayo. Siyempre, sa mga ibang kaibigan natin dito nag-hunt, yun, ay paliwanag nga nila sa akin na ganun. Pero hindi naman siguro lahat yung iba nga, inaano nila para maging fresh lang. Magmukhang fresh, lalo na ibebenta sa Pilipinas. Para magmukhang fresh, nire-restore nila. Eh, hindi nila napapansin na pati yung letra, eh, natatahi nila. Yeah. Ayun, ganun pala, ha? Ayun. Kaya sabi yung payo ko lang mga kapatid, pagka ano, talagang kailangan kilatisin sa kami dyan. Pagka yung pag bumili ka ng mahal, hindi naman siguro sa yung iba na minamahalan yung tinda nila na kahit na alam nila na imitation. Or, dito may tinatawag eh. Ano ba yung tawag nila? Hindi naman imitation eh. Retro? Retro ba tawag nila? Ewan ko, basta mayroong ganun eh. Ganun pa yun. Hindi pa naman tayo katagalan sa ano rin, sa pag-hunt. Kaya, marami pa rin tayo hindi alam. Ito naman, na-experience ko rin lang at saka siyempre, nagtatanong-tanong tayo sa mga kaibigan natin na nagahan. Kaya gano'n. Sabi ko, kailangan may ibigay ko rin. Kasi siyempre, may tindahan ako sa Pilipinas para malaman din na bakit mahal yung tinda ko. O, para yung bibili, titignan nila kung bakit or nagpupwedeng bilhin nila ng mura dahil nga sa gano'n. Kasi po, kahit nga rin sa EB, eh, minsan, pagka hindi mo kinalatis ng todo, maano pa rin, ma-scam ka pa rin. Yun. Kaya gayaon. Nalimutan ko na talaga siya sabi ni Kataro eh.
Ganern! Sabi ni Katano, Ganern! Wala kayong alam! But it's only a joke. Okay. Ano pa ba? Naman ng konti. Ganyan. Mamalamog ang ating sundero, kaya mag-a-unlove na tayo. Yan, ang dumi oh. Ang dumi ng ating ano. Tayo para samantama yung hindi pa masyadong matingkad yung araw, hindi masakit sa balat, hindi rin masasaktan yung ating sundero pag ibinilad natin. Kasi ano, pagka talaga vintage collector ka, yung mga nakakukuha mo, lalo medyo mataas mo nakuha, eh inaalagaan yan. Pero lahat naman eh, kahit na mura, kahit mahal, siyempre bago ko ipadala sa Pilipinas yan, yung maayos na, nire-restore ko na rito. Ang restoration ko naman, yung para maging crispy lang siya ulit. Tumayo siya, tumayo yung pinaka crown niya, or doom, crown, gano'n. Eh, gano'n ang ginagawa ko. Nagkamali naman tayo. Kailangan natin magbomba. Sabi na mga kapatid. Dito kasi naitapon yung tubig sa lababo. Eh, napupuno nga pa agad yung lababo. Kaya... dapat pa naroon sa pinakapaliguan. Okay. Magaan lang na tayo mga kapatid. Baka mainit na naman kayo. Pag sobrang haba naman ng video. Bagay, may iksi mahaba. Ganun din. Bagay sabi ha, depende sa viewer yan. Kung ano gusto ng viewer. Sabi ko nga sa inyo, lagi ko naman pinapaliwanag mga kapatid na ayan, kahit nung sinong mga vlogger na dito sa Amerika, talagang lalo na tulad nating mga Pilipino, nagtatrabaho tayo dito, hindi katulad ng iba ng mga kabataan, mga estudyante, nakakapag full time sila lalo ng bakasyon. Ito, kahit Richardson to. Vintage to, yun yung sabi nga ni Isaya ng Vintage Plus. Ito, medyo ano pagka sinabi Richardson dito, medyo mababa ang presyo kasi ginagamit lang yung mga ano, kalimitan dati dito, ginagamit lang ng mga driver ng truck, yung mga mess hat, kalimitan na gawa nila ng Richardson. Hanggang po na pumasok ka rin sila sa sport. Kaya... buti ito ha, hindi masyadong marumi yung pinaka-brim niya. Yeah. Yeah, mabilis tayo mga kapag-iisa yan. Saka apat lang siya. Ah, lima. Lima pala itong ating sundero. Ang lang natin dalawang beses kasi medyo tinapaan ko yung sabon niya. Iba talaga pag vintage eh. Oh, manipis yung pinaka brim niya, tapos patigas. Hindi na masyadong namamaga. Ay, ngayon, yung mga new gen eh, mababat mo lang ng kopi sa ano, magana. Thank you.
magano magano naman tayo nung ano mga ibang player ng NBA na mga t-shirt. Yun naman ang doon naman tayo. Kung baka nagsasawa na kayo sa sublero, yun naman ang iyahamp natin. Kaso pagdating ko sa flea market, hindi ko matiis na hindi. Pag nakakita ka na nakakita ko na sublero, hindi ko matiis na hindi bibili. Kahit sa eBay. Sa eBay kasi, pag nag-hunt ka sa eBay, makikita mo, oh, mababa presyo ah. Okay, kilatikin mo na yan. Lima pala to, lima. Ayan tayo ng limang pulmahan. Bilang ako sa likod, lagi nyo na nakikita sa vlog. Kasi yung vlog ko, dito lang, tingot-tingot na sa iba. Kung lalabas man ako, at magbablog sa labas, yun nga, yung katulad nung pagka naimbitahan tayo, namamasyal. Saka yung flea market. Sa Goodwill nga, hindi na ako nakakapasyal kasi mayroong nagpost sa Facebook na nakalagay, Goodwill is not the Goodwill anymore. Kasi nga, dinodonate lang yung mga gamit, dinodonate lang ng mga tao. Tapos binibenta nila ng halos presyo ng sa mga malalaking sa tindahan. O, diba? Kaya may anomalya na rin sa Goodwill. Okay, mga kapatid, magbibili naman tayo. Okay, mga kapatid, i-hulma na natin to. Maganda ang pagkatuyo. Para hindi na tayo masyado mag-restore ng ano sa nagagamit ng faultless. Diba? Ayan, ready na. Ayan na, niready ko na nga lahat. Tingnan mga kapatid, niready ko na lahat para mabilis tayo. Ayan, ayan yung mga ating mga hulmahan. Diba? Okay. Hulma na tayo. Hulma, hulma, hulma. Maluwag siya. Maluwag ka, ha? Sige, pa natin. Para maunat yung mga lukot. Okay. Next one is kay Tatay Pandong Johnny. Customized hat. Yung iba nito, ay hindi ko pa pala napapadala yung Tatay Pandong Johnny. Ang pinadala ko, yung mga ilan lang naman yung ating Soward logo na pinakustomize ko. Yan. Okay. Tama, hindi pa masyadong tirik ang araw dito, natulo yung tubig niya. Ito ba itong, tatlo na yata itong Drew Pearson ko eh. Ito. Ah, hindi, AGD yata yung dalawa. Tinry ko lang ito eh. Kasi nakikita ko, parang maganda rin siya. Tinry ko lang itong Drew Pearson. Kasi itong Drew Pearson, tawag nila ball cap. Ball cap yan. Yung mababa lang ang crown. Hindi katulad itong mga new era na ganito. Mataas yung crown niya, oh.
ang hip hop. Uy, maluwag, maluwag. Isa natin konti. Isang button. Okay. So, mamaya na uli, mga kapatid. Ayan siya, nakabilad na naman siya. Oh, ayan. Gusto kong ayusin niya yung bilara na yun eh. Teka, sandali, ayusin natin yan. O, yan na mga kapatid. Yung ating nilabhan, nakahulma pa siya. O, yan. Kasi maraming parang gagawin. Kaya inano ko na. Isinilo ko na. Pwede naman mamaya-maya i-ano ulit natin. Pero video tuyo na siya, nakatulong na yung tubig niya. Dahil hindi pa rin na maabot ng araw doon sa kabila. Sa pinagbilara natin. Kaya sinilo ko muna siya rito. Ayan na mga kapatid. Okay. Oh, paano mga kapatid? Nakatapos na naman tayo ng isang vlog ngayong araw na to. At maraming salamat sa wala nyo sa akong pagsuporta. Siyempre sa channel Tatay Pandong. At sa mga wala nyo sa akong panonood, maraming salamat sa mga silent viewers natin dyan, solid supporters, at saka mga bago subscribers, at mga yun siyempre mga dati natin subscribers, maraming salamat po. At 6,300 plus na ang ating subscribers. At syempre, maraming salamat sa suporta ng Kasangga Foundation, Kalimbang Boys, at lalo-lalo na ang Sower Team USA. Maraming salamat po. At syempre, ang Bukana Vloggers, Sower Family, Pinyan Vloggers, Burias Vloggers, Team Kapanalig, maraming salamat po sa inyo lahat at shoutout sa inyo. At syempre, maraming salamat lalo-lalo na kay Idol Japper Sniper, ang ama ng Sower Family at Sower Community, maraming salamat. At ang kay Miss Japper Sniper, maraming salamat. Hanggang dito na lang po, God bless us all and be safe always. We love you all mga kapatid, bye-bye! Sa sariling bansa, marami ang tapos sa pag-aaral, maraming hindi kakwa naghihira. Dahil sa ganitong kalagayan, sila ay nagpasyang lumisan na lang.